wife is not here. I will make you very happy. Kung hindi ka umalis sa Pilipinas, hindi ka sana mag-aagahasa. Baka naisip mo pa yun eh. Baka nga nasarapan ka pa sa amo mo eh. Ako po yung ginahasa dito. Hindi ba karapatan ko bilang babae, bilang tao? Na ipaglaban yung sarili ko? Sa nakaraang mga dekada, napakarami na sa ating mga OFW ang na-rape, nakulong at sumakbilang buhay nang dahil sa pang-aabuso ng kani-kanilang amo. Kailangan na ito masugpo para hindi na madagdagan ang listahan ng pambibiktima sa ating mga kababayan, lalo na sa mga kababaihan. Isa na rito ang nakakagimbal na totoong kwento ng isang asawa, ina at OFW na buong buhay nakaranas ng emotional, verbal at sexual abuses. Kailan kaya siya magkakaroon ng lakas ng loob na lumaban? Paano kaya niya matatakasan ang walang hiya niyang amo? At sa huli ba'y makakamit niya ang hustisya para sa kanyang sarili at sa kanyang anak na bunga ng panggagahasa? Pakatutukan dito sa aming episode na pinamagatang Abused and Raped. Passport, ticket, contract. Ma? Kailangan mo ba talagang mag-Japan ulit? Di ba, naipon naman na tayo? Ito na. Naku, anak. Alam mo namang isang taong tuition fee mo pa lang. Ubus na yung ipon na yun. 13 years ka na nga nag-abroad eh. Pwede bang lawakan pa yung pag-unawa mo sa nanay mo? Babalik ako sa Japan. Pero baon ko lahat. Lahat ng pangarap mo. Mama. Hindi madali. Pero titiisin ko yun lahat. Kasi ang gusto ko. Tapos mo ang pag-aaral mo. Ma, I love you. O naman, I love you too. Mahal naman kita. Ma, mag-iingat ka dun ha. Tsaka ma, babalikan mo ako dito ha. Bakit naman ako hindi babalik? Ano ka ba ang ganda-ganda ng anak ko? Tapos, pagbalik ko, pupuntahan natin lahat ng gusto mong puntahan. Kakainan natin lahat ng gusto mong kainan. Promise! Tayong dalawa. Papasyal kita kahit saan mo gusto. Huwag ka na umiyak. Umasok ka na. Malilito ako. Wala akong malis. Ano nga? Mainis. Mama, mahal kita na. Masok ka na. Sige na. Anak. Bye-bye, ma. Love you. I love you, ma. Pagkasanggang dikit ang mag-inang sina Mariel at Aida para tustusan ang pag-aaral ni Mariel, ilang taong ding nagpabalik-balik sa Japan si Aida bilang isang entertainer. Hindi naman sinayang ni Mariel ang suportang ibinigay ng kanyang ina, nag-aral siya ng mabuti hanggang sa makabalik na ulit ang kanyang ina sa Pilipinas. Ma? Sabi sa akin. Siyempre, gusto kita surprisahin. Halika dito, dali. Na-miss mo pa ako. Super! Ma, ang ganda-ganda mo. Ito lalo. Ay! Mariel, si Michael, boyfriend ko. Tama nga si Aida. Maganda nga ang kanyang anak. Michael. Hindi ko na pala pababalikin ng Japan yung mama mo. Bakit? Papakasalan mo na ba yung mama ko?
Oo naman. Diba? Eh, kasi... anak, buntis ako. Hindi na muna ako makakapunta ng Japan, anak. Gusto kasi namin ni Michael bumuo ng pamilya. Pamilya, ma? Eh, paano naman ako? Iniwan na nga ako ni Papa, iiwan mo rin ba ako? Ay, naku, ano ka ba? Siyempre hindi. Nandito pa rin ako. Magkakasama tayo sa bahay. Alam mo naman, Mariel, eh, may edad na rin ako. Gusto ko, makakasama ako. Eh, siyempre, gusto ko naman si Michael na yung kasama ko. Dahil tanggap niya ako eh. Tanggap niya yung nakaraan ko. Tapos mahal niya ako, anak. Tama ang mama mo. Mahal na mahal ko talaga siya. Siguro naman ayos lang din sa'yo na dito na ako tumuloy. Mariel, kamusta ang relasyon mo sa ina mo nung ikaw lumalaki? Lalo na nung naging entertainer siya sa Japan, di ba? Maganda naman po yung samahan namin ng mama ko, especially nung kami pa lang. Dalawa pa lang kami. Maayos naman. One time na nagkaroon po siya ng bago niyang partner, doon po nag-start na naging kalbaryo po talaga yung buhay namin. Nak! Ma? Anak? Oh. Sama mo na tong 1,000 sa promissory note mo. Ano ka ba naman? Maitago mo na yan. Kakasweldo ka lang doon sa trabaho ko. Pandagdag sa pang-check-up niyo ni baby. Eh, naku, salamat ako. Sumabay ka na. Wag na po, ma. Sige na, sumampa ka na. Ihahatid kita sa school. Pero... Ako, sumabay ka na. Para hindi ka na ma-traffic, tsaka... Para tiped. Sige na, anak. Helmet mo. Ingat. Kumapit ka, kapit, kumapit ka. Kapit. Sige, mag-ingat kayo. Sige na! Pagbigyan mo na ako! Please na! Mahimik! Mahimik ka! Mariel ay tutulungan siya ng kanyang ina na sampahan ng kaso si Michael. Pero... Makailang may partulong mo. Ikaw lang yung witness sa pababoy sa akin ni Michael. Pero... Ayoko, Mariel. Nakakahiya sa mga tao. Ma, nakakahiya? Hindi ba mas nakakahiya yung ginawa sa akin ng asawa mo, Ma?
Ano, ma? Mas pipiliin mo pa ba yung lalaki yun kaysa sa akin? Ako na anak mo? Hindi mo naman naiintindihan, eh. Hindi lang naman kahihiyan ang iniisip ko. Siyempre, may anak ako sa kanya. Anong ipakakain ko sa kapatid mo kung ipakukulong mo yung asawa ko? Pwede magtulungan tayo! Magtrabaho ka! Magpa-full-time din ako sa trabaho ko! Magtulungan tayo bilang pamilya! Ano ba itong mga sinasabi mo, ma? Ako yung anak mo eh! Sa akin ka dapat kumakampi, ma! Ito! Kung hindi mo ako tutulungan, ipakulong yung walang hiyang yun! Ako na lang yung aalis dito! Anak, nagsorry naman, hindi ba? Ma, sorry. Pero hindi ako tanga. Ma, hindi ko kayang tumira dito. Masama yung demonyo mo. Nakawa ka naman sa akin. Sorry na, anak. Sorry na. Mariel! Masakit man sa kanyang kalooban, itinuloy ni Mariel ang pag-alis sa poder ng ina at nagtrabaho na lamang sa isang fast food chain. Makalipas ang ilang buwan, nakilala naman ni Mariel si Danny na mas matanda sa kanya ng 20 taon. Mas sugid itong nanligaw sa kanya hanggang sa... Halika, pasok, pasok! Siya nga sa bahay ko, ah. Hindi ko na pinalaki at pinaganda. Ano ka ba? Hindi naman yun yung iniisip ko, eh. Danny, nagtataka lang ako. Bakit hindi ka nakapag-asawa dati? Sayang naman itong bahay mo. Eh, ngayon lang kita nakilala, eh. Pero una pa lang kita makita. Alam kong ikaw na yung babae mamahalin ko habang buhay. Pero Danny, alam mo naman yung mga nangyayari sa akin, di ba? Oo naman. Alam kong iniwan ka ng tatay mo. Pinabayaan ka ng nanay mo nung hindi ka nang gasahin ng lalaki niya. Kaya nga mas lalong dapat kong pakita sa'yo yung pagmamahal ko. Kung gusto mo nga, pag-aaralin kita. Papatunayan ko sa'yo na hindi ako katulad nila. Hindi kita sasaktan. Mahal kita, Mariel. Dahil wala nang ibang tao na nagmalasakit sa kanya ng mga panahong iyon, pumayag na rin si Mariel na magsama sila ni Danny. Gusto pa sanang mag-enroll ni Mariel sa school, pero nabuntis siya at naging masela nito. Ang buong akala ni Mariel ay magiging maligaya na siya sa piling ni Danny. Pero... Mahal! Oo. Kain ka na. Ito lang ulam natin. Ano to? Dina-diet mo ako? Nagbibigay naman ako ng pamalengke sa'yo, ah! Ano to? Eh, mahal. Gusto ko mang bumili ng baboy. Hindi na talaga kasya kanini. Bumili pa ako ng 5 kilong bigas, tapos yung vitamins pa namin ni baby. Hindi sana ang 5 kilong bigas lang kinilili mo! Ba't ang tao bilhin bigas? Ako naman, lahat ng gusto mo binibili ko sa'yo tapos tinitipid mo ako! Danny, hindi nga kasi eh. Oh, sige, ito. Ito, pagkasayin mo sa bibig mo! Pagkasayin mo yan! Sige! Ano? Ano? Masarap? Ikaw nga kumain yan! Nani! Ano ka ba? Buntis ako! Huwag mo naman ako saktan! Wizard ang buhay ko! Wizard! Tama lang na hindi ka nakapagtapos! Iengot mo kasi!
Ang budget ng pagkain, hindi mo magawa! Wisit! Ka namang isang lalaki na malaki ang tanda sa'yo, mahigit 20 taon, di ba? Nagkaanak kami, isa, dalawa. Nung pangalawang anak na namin, nandoon na yung irritable siya. So, tinanggap po na lang po yung galit niya minsan na palagi siyang magalit. Pero pinagbubuhatan ka ba ng kamay? Yung time din po na yun kasi is biglaan yung retirement niya. So, lalo po siyang na-stress. Tapos sa akin niya po na ibalik. Kaya doon niya po ako nasaktan ng sobra na binugbog ka. Sobra, opo. Yung time na nagkaroon ako ng black eye, tapos yung katawan ko puros pasa talaga. Kaya nabigla po ako noon. Doon po ako nag-isip na lumabas na lang ako ng bansa. Nag-apply ako. Nag-apply ka na? DH po. Oh, mahal ha, ikaw nang bahala sa mga anak natin. Tsaka kung anong kailangan nila sa school, tawagan mo ako. Oo, sinabi mo na yan kagabi. Eh kung gisingin kaya natin sila para makapagpaalam naman ako sa mga bata. Iyak pa yung mag yun eh. Kawawa naman. Eh, tsaka naghihintay ng taxi mo. Malilate ka sa flight mo. Sige na. Sa, ikaw na yung bahala sa kanila. Tawagan mo ko lalo pag may mga sakit yung anak natin. Oo. Paulit-ulit eh. Iwas ko kayo mga Mariel sa Saudi para magtrabaho bilang isang domestic helper. Nahirapan siyang mag-adjust at lubha siyang nangulina sa kanyang mga anak. Mabait naman ang kanyang mga amo at buwan-buwan siyang nakakapagpadala ng pera sa Pilipinas. Pero... Excuse me. Don't cut hula eggplant. Yes, sir. This is a right. This is a wrong. You get the right cut eggplant. You put ground beef inside this, like this. Okay, sir. You follow me. Like this one, sir? Yes. Put meat. More meat inside the eggplant. More meat. Okay, sir. Eggplant become bigger. Then you put red sauce over eggplant. Okay, sir. That's right. Is this correct, sir? That's right. Okay, sir. I'll put this in the oven now. I'll cook this one. Okay. But you? You like an eggplant with red sauce? Eggplant with sauce peanuts is good combination. You like that? I can make you delicious food right now. No, sir. I don't like. Kahit wala sa kanyang kontrata, pumayag si Mariel na paminsan-minsan magtrabaho din sa biyanan ng kanyang mga amo. Ito ay para makaiwas siya sa amo niyang lalaki na may pagnanasa sa kanya. Hanggang sa... Mama, lagi ka pong pre-kailer na bantayan ka kasi po ang ngayon mo po sa amin ni Papa. Ang sweet naman ng anak ko.
Ako din, Jenny. Palagi ko kayong pinagdarasal na ilayo kayo sa mga sakit para hindi ako mag-alala dito. Miss na miss ko na kayo ng papa mo. Mahal, pabukas naman ako ng camera para makita ko kayo ng mga bata. Naku, wag na. Mapuputo na naman ang signal. Basta tuloy-tuloy lang padala mo para hindi kami magkasakit, ha? Tsaka, kailangan nga pala ng perang... Hello? Danny? Tumos na load pang tawag. Padala ka agad ng 5,000, ha? Mapagawa ko yung bubong. Tumutulo na. Madalas na nagpapadala ng mga masaselan at malalaswang larawan ang kanyang among lalaki. Hindi ito sinasagot ni Mariel. Dala na rin ang pananakot. Hindi niya ito isinumbong sa amo niyang babae. Hanggang sa... Kasi yun na daw, guys, ito ang inyong Sir Josh, an OFW advocate. Kung meron tayong mga concerns o mga sumbong, feel free to send a message to me or comment. I will be very free to listen to you. I will be helping you at ako ang inyong magiging kasangga kahit saan kayo makarating. Mga kababayan, buhay tayong lahat. Is not here. You will like this. Sir, sir, no, sir. Marella, I will make you very happy. Sir, sir, I have children in the Philippines. Sir, I'm married, sir. I kill you if you don't make me happy. Sir, sir, I don't know, sir. Do you want to still see you? You're finally pregnant. Sir. Sir. Mo doon. Nung nakaisang taon na po ako, amo kong lalakis na gahasa na po niya ako. O, anong ginawa mo pagkatapos nun? Nung time na yun, hindi ako makakontakt sa Apollo. Baka nga po kasi busy or iba kasi yung time. Tapos gabi na nung sa Saudi, baka wala nang available sa office na Apollo. So, kay Sir Diyos ako nakahingi ng tulong. Nagpatingin sa doktor si Mariel para sa official medical legal report bilang ebidensya sa kasong isinampa niya laban kay Rashidi. Bagamat mariin itong itinanggi ang asunto, nakulong pa rin siya sa kasong rape. Sir Josh, paano kung i-deny ni Sir Rashid yung ginawa niya sa akin? Umuwi na lang kaya ako ng Pilipinas, doon na lang kaya ako magsampan ng kaso. Kaya naman pwedeng mangyari ang sinasabi mo. Nakausap ko yung abogado na binigay sa'yo ng embassy. Hindi ka pwedeng magsampan ng kaso sa Pilipinas. Ang rape, criminal case yan. Saudi ang may jurisdiction sa ikinaso mo. Eh sir, eh paano ko sabihin niya may relasyon kami? Yun kasi yung ginagawa daw ng ibang tao dito para maabswelto. Tapos yung babae pa yung binibitay. Kasi iniisip nila na nakipagrelasyon sa may asawa. Sir, hindi naman ako pwede mabitay. May mga anak po ko. Hindi ka mabibitay. Hindi ka mabibitay. Maniwala ka sa akin. Nakikipag-coordinate ako sa mga kinauukulan. At ang sabi nila, sa shelter house ka daw manunuluyan. Para safe ka at payapa ang isip ko. Kaya konting tiis lang. We are doing everything we can to help you win this case.
Para yung umarap sa prosecutor, sina Mariel at Rashidi, habang dinidinig ang kaso, nanirahan muna si Mariel sa isang shelter at nag-aral siya ng short vocational course hanggang sa madiskubli niyang... Ano ba ang sabi nila? Kailan ka daw uuwi? Hindi ko pa po alam eh. Nihirit pa po kasi kami dito po. Wala pa palang kasiguraduhan yan eh. Teka, Mariel. Tawagan kita ulit ha kasi kararating lang ng kapatid mo eh. May pasasa mo ka. Po yung kasalanan ko sa inyo. Gusto ko lang naman mabigyan ng magandang buhay yung mga anak ko eh. Pero simula pagkabata hanggang ngayon, bakit parang ayaw niyo naman po ako maging masaya? Galit po ba kayo sa akin? Sana po tulungan niyo ako kasi hirap na po talaga ako. Bigat-bigat na po. Sana po tulungan niyo. Kasi hirap na po ako sa buhay. Bugbog na po talaga yung puso ko. Hindi naging madali para kay Mariel ang muling pagbubuntis niya. Dahil nasa ibang bansa siya, hindi siya nakakapagpa-regular check-up. Dahil hindi sapat ang kanyang pera, limitado rin ang vitamins na iniinom niya. Hanggang sa... Ang gusto ng amo mo, kumbinsihin kang iurong ang kaso. Handa ka raw niyang pakasalan at panagutan. Bukod doon, bibigyan ka rin daw niya ng pera. Kasal? Sir, may asawa at pamilya po ako sa Pilipinas. Ano na lang sasabihin sa akin ng pamilya ko? Na ano? Sinungaling ako? Na mukhang pera po ako? Eh, hindi naman ganun, Mariel. Pero isipin mo. Isipin mo yung anak mo kay Rashide. Ha? Yung asawa mo, matatanggap ba niya kaagad ang nangyari sa'yo? Siyempre hindi. Saan ka kukuha ng suporta para sa baby mo? Sir? Ako po yung ginahasa dito? Hindi ba karapatan ko bilang babae, bilang tao, na ipaglaban yung sarili ko? Bakit, sir? Kung sa inyo ba yung nangyari? Kung ikaw yung binaboy, ha? Ikaw yung tinapak-tapakan, ano, mananahimik ka lang, ha? Pag sinuhulan ka ng pera, okay na ba lahat sa'yo? Sir? Karapatan ko po ito yung pinaglalaban. Gusto ko mong bilhin yung tama. Kaya ipakukulong ko ang tatay nang dinadala ko. Para pag lumaki siya, alam niyang ginawa ko yung tama. Alam niyang pinotektahan ko siya. Kahit ang bigat na sir, kahit ang sakit-sakit na po dito. Isusugal ko po ang buhay ko para buhayin siya. Bilang nanay. Ernel, anong gagawin niya? Pag halimbawa na nga at hindi nagkaroon ng magandang relasyon doon sa amo niya. Diyan naman papasok ang OWA, ang DMW at ang DFA. Sa amin, kapag may welfare case tayo kagad, ang opisina ng OWA sa buong mundo, 34. Dito sa ating bansa, locally, we have 17 offices. Meron tayong hotline na nagwo-work
yung mga OFW natin, bago umalis ng bansa, pwede nilang makuha kung ano yung OWA branch, yes, o OWA department na doon sa pupuntahan niya. Opo, wala lang, pang ano lang ba? Tito, bago lumipad yung mga yan, mayroong pre-departure orientation seminar yan. So binibigyan natin sila ng ganyang seminar. Okay. Ang akin na lang hinihiling ay makinig. Halimbawa daw, ano, nakatakas na yung OFW natin from an abusive employer. Tama ba yun? Naku, kunyari gagawin mo yan sa Middle East, ikaw ay pwede makasuhan ng tinatawag nilang hurub. Sa Ingles, ito ay absconding. Okay. Hindi ka makakauwi dahil hindi mo makukuha yung pirma ng iyong employer doon sa iyong exit visa. Kaya kaagad, tumawag ka sa OWA, tumawag sa MWO natin o sa DFA at doon ka pumunta para mabigyan ka kaagad ng proper assistance para kung ano man ang gagawin sa iyong pag-file ng kaso ng iyong abusive employer, makukontra natin. Congratulations, Mariel! Salamat po sa Diyos at sir, napanalo natin yung kaso. Oo nga, hindi rin ako makapaniwala eh. At ang bilis ng proseso. Mantakin mo yan, 5 buwan ng hearing, pagkatapos, 15 years ang sentensya ng amo mo. Makakatulog ka na ng mahimpin. Salamat po talaga, Sir Josh, ha? Tama rin naman ang desisyon mo na ituloy ang kaso. Ngayon naman, ang susunod natin gagawin, susubukan natin kumuha ng child support. Sir! Mariel, ginudugo ka! Dadaling kita sa ospital, hindi ka na! Sa awan ng Diyos, ligtas naman ang buhay ng sanggol na bunga ng panggagahasa kay Mariel. Matiwasay siya nakauwi ng Pilipinas at kaagad namang ipinaalam ni Mariel kay Danny ang malagim na karanasan niya sa Saudi. Ang ingot mo kasi! Kung hindi ka umilis ng Pilipinas, hindi ka sana magagahasa! Baka nangisto mo pa yun eh! Baka nga nasarapan ka pa sa amo mo eh! O ano? Hindi, Danny. Anong hindi? Anong hindi? Lolokohin mo ako? Lolokohin mo ako? Sabihin mo, gusto mong maka-jackpot! Akala mo nung pananagutan ka? O ano? Tanga mo! Tanga mo! Tanga! Gusto mong maka-jackpot! Akala mo nung pananagutan ka? O ano? Tanga mo! Tanga mo! Tanga! Sino mananagot yan? Sino? Ako? Malandi pa! Tanga ka na! Malandi pa! Hayop ka! Kaya umalis yan, punta ng ibang bansa dahil sa'yo. Kung mabuti kang asawa, hindi aalis yan. Imbis na alagaan mo, mahalin mo, irespeto mo, anong gagawin mo? Sasaktan mo! Di ka na nahiya. Ginusto ba niya yan? Ginusto ba niya yung nangyari? Hindi ka na naawa. Nakipagsapalaran niyang doon. Dahil gusto niya bigyan kayo ng magandang buhay. Pagkatapos gaganyanin mo lang, hayop ka! Ano nangyari sa kanya doon? Hindi ba napahamak? Nabuntis! Demonyo ka! Hayop ka! Wala kang utang na loob! Hayop ka! Patawarin mo ako sa mga pagkukulong ko. Alam ko naman kaya ka umalis dahil wala akong nagawa. Huli na nang mapagtanto ko na mali ako. Pero patawarin mo ako. Mariel, patawarin mo ako. Ma, matagal na kitang napatawad. Pero aminin ko po, Ma. Laki ng tampo ko po sa inyo. Pero nung nagpakasal ako, nagkapamilya,
Intindihan na kita, Ma. Kasi pag nagmamahal po tayo, diyan nagiging bulag na din tayo sa ginagawa nila. Bigyan mo ako ng pagkakataong baguhin lahat, anak. Babaguhin ko yung mga bagay na hindi ko nagawa bilang ina. Babaguhin ko. Sasamahan kita, itataguyin ko. Ikaw at ang bata, tayo magkasama, hindi kita iiwanan. Babangon tayo ng sabay. Ma, salamat po. Ma, kailangan kita ngayon. Hindi kita iiwanan. Mahalamahal kita, anak. Mahalamahal kita. Sa pagkakataong ito, tinupad na ni Aida ang pangako niya kay Mariel. Sinuportahan niya at tinulungan ang kanyang anak na muling makabangon sa buhay. Ma? Mariel? Oh, Ma. Nabasa mo ba yung text ko sa'yo? Ha? Ah, hindi pa, may customer ako kanina. Bakit po ba? Kailangan mo umuwi sa inyo. Inatake sa puso si Dani. Wala na siya. Ha? Pero Ma, alam mo naman na galit na sa akin yung mga kamag-anak ng asawa ko, di ba? Pag pumunta ako doon, baka magkagulo lang. Anak, huwag mong isipin na sasabihin ng mga tao. Ang isipin mo, mga anak mo. Tsaka alam mo, walang kinalaman sa away ng mag-asawa mga bata. Pumunta ka rin para makiramay. Higit sa lahat, alam mo, yun ang kakailangan ng mga anak mo. Ma, gusto ko lang talagang magpasalamat sa lahat ng ginagawa mo para sa akin, ha? Ikaw yung nagbigay sa akin ng lakas para ayusin ko yung problema ko po dito. Kaya nga, hindi ka na dapat nalulungkot kasi makakasama mo na yung mga bata. Tsaka nakausap ko na rin yung kabilang side. Pumayag na sila next school year sa Maynila na mag-aaral ng mga bata. Talaga po, Ma? Oo, di masabi ko naman sa'yo. Babawi ako, anak. Tulungan kitang itaguyod ang mga apo hanggang sa aking makakaya. Masalamat po talaga. Yes. Mahal na mahal po kita, Ma. Ikaw na talaga. Oo. Oh. Umiyak! Pati ako! Umiyak na naman ako, anak. Hindi, Ma. Masaya lang ako na ngayon okay na tayo. Tapos, makakasama ko pa yung mga anak ko. Oh, halika na! Sige pa! Oh, Ma. Ay, naku, I love you too. Ano ka na sa mga kwento mo sa amin, yung una kayong nagkita ng mga anak mo. Anong reaksyon ng mga anak mo sa'yo? Nung una po, nung nasa eroplano pa ako, masaya ako na malungkot kasi hindi ko po alam po ano magiging reaksyon ng mga bata dahil nga po sa sitwasyon namin. Pero nung time po na pababa pa lang po ako ng tricycle, nagulat po ako. Nagtatakbuhan na po sila pasalubong po sa akin at masaya sila, umiiyak na. Nandumating daw po ako, tumupad na daw po ako sa promise ko na umuwi po ako. Binalikan po daw po sila, so masaya po sila. Ano naman maipapayo mo, Mariel, sa mga misis o mga babaeng OFW na nakakaranas ng pang-aabuso? Sa mga OFW po, ang masasabi ko lang po sa inyo, tiis, pakatatag, lumaban, lumaban. Pero wag lang pong sobra kasi darating pa rin po yung point na pag sobra nating laban is baka tayo pa rin yung mabaliktad kasi yan po yung palagi po nagtatakot eh. Tapos po, hanggat maaari, dapat po talaga meron po talaga tayong
tamang numero sa mga kinaupulan na once na may mangyari sa ating hindi ka nais-nais is mabilis po tayo makakatawag sa kinaupulan po. God bless your family. Thank you very much, Mariel. Thank you din po, Tita Mel. Thank you po sa GMA. Salamat po. My heart goes out to Mariel and to all our OFWs, the modern heroes of our families and our country. Ang aking payo sa ating mga kapuso na nagbabalak mag-OFW. Kilatising mabuti ha yung recruiter o employer na kumukuha sa inyo. Makipag-ugnayan kayo sa Overseas Workers Welfare Administration o OWA bago pa kayo umalis. Habang kayo'y nasa ibang bansa, makibagay tayo sa kanilang kultura at sundin ang kanilang mga patakaran. At ang pinakamahalaga, lagi nating ipagdasal at hilingin ang proteksyon ng ating Panginoon para sa ating sarili at sa ating mga mahal sa buhay. Ngayon, bukas at magpakailanman.